everyone, it's been a while. Medyo busy kaya hindi ako nakapag-upload ng video last month. And today's episode is all about peppers. Itong mga sili na to ang productive ngayon sa garden. Marami ng hinog kaya mag-harvest na ako at ipapakita ko rin kung anong gagawin ko sa mga super hot peppers na mapipitas ko. Magsimula tayo dito sa Carolina Reaper. Ito yung pinakamaanghang na sili ngayon sa buong mundo ayon sa Guinness World Records. Hiniwalay ko ito at nilagay sa greenhouse para hindi mag-cross sa ibang variety. Bala ko kasing i-save ang mga buto at paramihin. At syempre, ibenta na rin. Ito yung Carolina Reaper na hindi mahaba ang buntot. Dati, nahihirapan akong makapagpabunga ng ganitong variety kasi hindi ko rin masyadong pinagtutuunan yung lupang ginagamit ko noon. Naka-focus kasi ako sa kamatis. Ngayon naman, ang ginamit ko ay yung lumang medium o soil na pinagtaniman ko ng kamatis. At ayan, nakapagpabunga rin sa wakas at mapaparami ko na siya. Ito naman ay Numix Joe E. Parker Pepper. Sweet na may konting anghang. As in, konting-konti lang. Masarap ihalo sa pansit at iba pang lutuin tulad ng menudo. Napakagandang itanim kasi ang daming mamunga at malalaki pa. Next ay Ghost Pepper. Super anghang din ito. Certified World Hottest Chili ng Guinness World Records noong 2007. Nakakatuwa na ang dami kong napabungang super hot peppers ngayon. Nakailang try din ako magtanim ng mga ganito bago ako nakapagpabunga ng ganito karami. Ito naman ay crossed ng Yellow Habanero at Trinidad Moruga Scorpion. Parehong super hot peppers. Ang lalaki ng mga bunga at napakaganda ng kulay. Pero nakakaubo ang anghang, lalo na sa tulad kong mababa ang tolerance sa super anghang na sili. Hindi ko kaya ang super anghang, pero mahilig ako sa chili garlic oil. Naglalagay ako sa sausawan ng konti lang. Nakakagana rin kasi kumain kapag may konting anghang, kahit na pritong talong lang ang ulam. Kaya super happy ako at marami akong magagawang chili garlic oil dito. Hindi na ako bibili, pwede ko pang ibenta kung sakaling tuloy-tuloy ang pamumunga. O diba, sulit talaga ang may sariling tanim. Next naman ay itong Trinidad Moruga Scorpion. Second World Hottest Pepper ayon sa Guinness World Records. Sabi ng mga pepperheads ay taste sweet and fruity daw to. At syempre, super anghang. Masarap gawing hot sauce at chili garlic oil. Hindi lang maanghang, may ibang flavor din na malalasahan. Malalaki rin ang bunga at dalawa pa lang ang hinog dito. Yung iba ay medyo orange pa lang. Pinipitas ko kapag hinog na para sure din natutubo ang mga buto. Sunod naman ay itong Yellow Habanero. Ito yung kauna-unahang super hot variety na napabunga ko. Last 2 years pa doon pa sa una naming apartment. At ito yung paborito kong gawing hot sauce, chili garlic oil, at ilagay sa pinakurat na supa. Kasi ang bango niya, at medyo sweet and fruity at sobrang maaroma. Masarap talaga yung anghang niya. Kaya magtatanim ulit ako ng marami nito. Ito naman yung isa ko pang tanim na Trinidad Moruga Scorpion. Magkaiba ng shape dun sa una. Medyo may buntot naman ito at ang dami rin namunga. Halos lahat ng tanim kong sili ay nakatanim sa 2 gallons na balde. Medyo malalaki ang mga butas sa ilalim at buhaghag ang soil. Kaya kahit maulan ay okay naman sila. Ayan, ang tataba din ng mga bunga. 3 lang ang mapipitas ko dito at di pa masyadong hinog yung iba.
Next ay Red Habanero. Pareho ng level ng anghang sa yellow, pero mas mabango for me yung yellow. Meron pang isang habanero yung Red Savina. Nakapagtanim na ako nun dati at for me, mas mataas yung level ng anghang nun kesa dito at sa yellow. For me lang yun ha, iba-iba tayo ng heat tolerance. Pareho lang na flavorful itong Red Habanero tulad ng yellow. At itong last one ay Hungarian Wax Pepper. Medyo sweet na may konting anghang. Actually, best kainin ito kapag mura pa at kulay yellow. Mas ma-aroma siya kapag ganun. Medyo mas maanghang nga lang kapag red na. Pinipitas ko ng red na kasi sinisave ko ang mga buto. At ayan ang mga napitas ko. Ngayon naman na itatanggalan ko na ng buto at lulutuin pagkatapos. Dito ko lang papatuyuin sa takip ng garapon ang mga buto. At with label syempre, para hindi ako malito at hindi sila maghalo-halo. Kapag magtatanggal pala ng mga buto ng ganitong sili ay make sure na naka-gloves. At huwag hahawakan yung mismong mga buto. Kasi sa experience ko ay sobrang hapli at init nito sa balat. Kahit nahugasan ko na ng husto yung kamay ko ay hindi pa rin nawawala ng tuluyan yung anghang. Ang ginagamit ko nga pala na pangtanggal ng anghang kapag napahiran ng sili ang balat ko ay aloe vera gel. Super effective! Gagamit ako dito ng food processor. Kung wala naman kayong ganito ay pwedeng gumamit ng blender or any device na pwedeng pang-chop ng maliliit. Isasama ko na rin itong mga sili. Pwede nyo rin paghiwalayin kung ang gusto nyo ay medyo malalaki yung putol ng bawang at sili. Ako kasi gusto ko maliliit lang na flakes or parang powder na siya.
Gagamit ako dito ng 1 litrong coconut oil. Pwedeng gumamit ng kahit na anong klase ng mantika. Paghahaluin ko lang at pagkatapos ay lulutuin ko ito ng 2 hours sa mahinang apoy. 2 hours para matanggal yung moisture o tubig na nasa sili. Yun kasi ang isa sa mga dahilan kaya yung iba minsan madaling masira o di kaya ay may namumuong molds o amag. Kaya para humaba ang shelf life ay kailangan lutuin ng medyo matagal. Halu-haluin paminsan-minsan para hindi dumikit sa ilalim. Nilagyan ko rin pala ito ng salt, pepper, herbs, and other spices. Nakalimutan ko lang i-video. Actually, ay mas maanghang ito kung kasama yung mga buto. Kadalasan kasi, mas concentrated yung anghang sa seeds. Pero dahil unang pitas, ay hindi ko muna sinama yung mga buto. Paparamihin ko muna. Kapag marami na akong na-harvest, ay saka ko na isasama yung mga seeds. After 2 hours, ay ito na siya. Pwede nang palamigin at ilipat sa container. Make sure na yung garapon na paglalagyan ng chili garlic oil ay sterilized para safe na safe. Pwede na itong ibenta at yun ang balak ko sa susunod. Itong niluto ko ngayon ay gagawin kong giveaway sa binyag ng baby ko. Laking tipid, di ba? Hindi na ako bibili ng mga ibibigay ko sa mga ninong at ninang. And that's it for today's episode. Until next time! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay, ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!